Kabit, kirida, kalaguyo. Iilan lang iyan sa mga salitang naririnig ng dalagang si Cyril sa mga taong nakapaligid sa kanya. Masakit man, ngunit delabite na sanay na siya sa araw-araw na insultong nakukuha niya sa mga tao. Hindi niya naman tinatanging isa siyang hamak na kirida, ngunit may rason siya sa lahat ng kanyang ginagawa. At iyon ay para makapagtapos ng pag-aaral at umahon sa kahirapan. Nay, may dala po akong ulam dito. Kainin niyo na po habang mainit-init pa ang sabaw, wika ng dalaga. Ngunit imbes na matuwa ang ina ay tahimik lamang ito at tinapon ang ulam. Nay, ano ba? Bakit niyo naman po tinapon? Kung ang perang pinambili mo dyan ay galing sa pagiging kirida mo, kahit magutom pa ako, Cyril, hinding-hindi ko kakainin yan. Seryoso nitong usal. Sana tinanong niyo man lang sa akin, hindi yung itatapon niyo na lang bigla. Nay naman, wala na nga kayong halos makain, tinatapon niyo pa. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Huwag na huwag ka nang magpapakita ulit sa akin at nandidiri ako sa pinaggagawa mo. Makakabalik ka lang sa pamamahay na ito kung ititigil mo ang iyang kalukuhan mo, Cyril. Nay, mahal ko po si Robert. Pwes, itigil mo na iyang pagmamahal na iyan dahil nasa mali ka. Kasal ang taong minamahal mo, anak. Isipin mo nga kung ano ang masisira mong pamilya kapag ipapatuloy mo pa iyan. Maliliit pa ang mga anak nila at sila ang labis na maaapektuhan kapag nawasak ang pamilya nila. I can be their mom. Kaya ko naman silang mahalin eh, na parang sarili ko na ring mga anak. Isang malakas na sampal ang dumampi sa mukha ng dalaga. Hindi kita kahit kailan tinuruan na maging isang tangang babae, Cyril. Paano kung sinugod ka ng asawa ni Robert dito at sampahan ka ng kaso? Paano kapag nakulong ka? Mag-isa ka lang sa loob ng silda, samantalang si Robert at ang asawa niya masaya sa labas. Sino ngayon ang magiging kawawa? Hindi ba't ikaw? Masama po bang magmahal, Nay? Hindi ko sinasabing masama, pero masama iyang pakikiapid mo. Kung gusto mong bumuo ng sariling pamilya, ibang lalaki na lang ang piliin mo. Huwag iyong kasal. Please, anak, kahit huwag ka nang maawa sa akin, maawa ka lang sa sarili mo. Nay, alam niyo pong si Robert ang tumulong sa akin para makatapos. Siya din ang dahilan kung bakit may trabaho ako ngayon. Lahat yun dahil sa kanya, Nay. Oo, naiintindihan kita. Pero hindi ibig sabihin yan, magdi-decide ka na ng mali. Itigil mo na yan habang hindi pa huli ang lahat, anak. Maawa ka sa sarili mo na nabubulag sa maling desisyon. Ilang minutong katahimikan ang namutawi sa loob ng bahay. Naiyak na lang din si Cyril, batid niyang mali ang kanyang ginagawa, ngunit nakita niya lang ang totoong pagpapahalaga at pagmamahal sa lalaking si Robert. Sa isip niya'y nakadikit na siya at mahirap nang matanggal ang anumang koneksyong mayroon sila. Nagpaalam na siya sa ina at nagpasyang umuwi. Umiiyak siya habang naglalakad. Gusto niyang maging isang matapang na tao, ngunit hindi niya kaya. Kaunting galaw na lang at sasabog na siya. At dahil wala sa isip habang naglalakad, ay halos mabundol na siya sa isang kotseng nasa kanyang harapan. Lumabas ang may-ari noon na may galit na aura. Miss, ano ba? Magpapakamatay ka ba? Galit nitong wika. Nakayoko pa rin si Cyril at walang kariak-reaksyon. Nangiangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang may-ari ng kotse ay nalaman niyang binata pala iyon at sobrang gwapo pa nito. If you're going to kill yourself, huwag dito, miss. May tulay dyan. Doon ka tumalon. Huwag dito dahil may madadamay kang tao eh. Muli nitong sambit. Hindi pa rin nagsasalita ang dalaga. What the? Ano ba tong babae na to? Hey miss, bingi ka ba? Pwede bang tumabi ka na at may meeting pa ako? Ngunit, imbes na magsalita si Cyril,
ay napahagulho lang ito ng iyak, bagay na siyang ikinagulat ng gwapong binata. Pinagtitinginan na din sila sa ibang taong nagsisidaan. Miss? Ano ba? Huwag kang umiiyak dito at maraming tao. Baka akalain nilang pinapaiyak kita eh. Mahinaho nitong wika. Sorry, okay? Sorry that I yelled at you. Stop crying na. Galit na ang mga tao sa akin, oh. Oh, gee. Dali-dali niya namang kinarga ang dalaga at ipinasok sa kanyang kotse saka pinaandar. Sa di kalayuan ay inihinto niya ang kotse sa tabi. Makakalabas ka na ng kotse ko. Pinapasok mo ako, tapos ngayon papalabasin mo naman ako, sagot ng dalaga. Oh, nagsasalita ka naman pala eh. Look, I'm sorry. Alam kong harsh ang mga sinabi ko kanina. Napaiyak patuloy kita. Hindi naman yon ang dahilan kung bakit umiyak ako. Eh, ano? Sobrang lungkot ko lang kasi eh. Sinampal pa ako ng nanay ko kanina. Tapos ito, you almost run me over. Siguro nga, tama ka, tumalo na lang kaya ako sa tulay para matapos na itong dinadala kong problema. Oh gosh, yan ang wag na wag mong gagawin, miss, okay? Kung ano man ang mga sinabi ko kanina, please ignore it. Wag mo lang pansinin yun. I was very insensitive earlier. Nabigla lang din naman kasi ako eh. Kapag namatay ako, ikaw ang unang-una kong mumultuhin, pabirong sambit ng dalaga. Enough of that. Saan ka ba nakatira at ihatid na kita? Oh, wag na. Dito na ako. Maglalakad na lang ako pa uwi. Oh, I insist. Baka ano pa ang pumasok sa isip mo eh. Concerned ka na ngayon sa akin? Eh, kanina lang pinupush mo pa akong tumalon sa tulay ah. I said, ignore and forget it. Ano ka ba? What's wrong with you? Ngumiti na lamang si Cyril bilang tugon. Sinabi niya naman agad sa binata ang address kung saan siya pansamantalang naninirahan. Nandito na ako. Salamat ulit sa paghatid. Nakangiting wika ng dalaga. Ang tapang-tapang mo pa kaninang sabihin na maglalakad ka. Tapos ang layo-layo naman pala itong apartment mo. Anyway, I'm Nicholas. But you can call me Nick if you want. Pagpapakilala nito sabay abot sa kamay. Taas kilay tinitigan lang ng dalaga ang kamay ng binata. Hindi yan madumi ah. Nakasanitize pa yan. Walang virus ang kamay ko. Pabiro nitong wika. Ito naman, parang tinitigan lang eh. Ako din naman si Cyril. You can call me Say or Real. Dapat Cyril talaga. Pagpapakilala naman ng dalaga. Whatever, Cyril. I will go na at late na ako sa meeting. And by the way, huwag magtangkang tumalon sa tulay ah. Bili nito. Bahala ka. Kapag tumalon ako, ikaw ang sisisihin nila. Natatawang wika ng dalaga. Joke lang, Nick. Umalis ka na at baka malate ka na nga. Thank you ulit. Kinawayan ng dalaga ang papaalis na si Nick at nang hindi na niya maninag ang kotse nito'y unti-unting nawala ang mga ngiti sa kanyang mga labi. Saglit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. Hindi pa man siya nakakapasok ng apartment ay rinig na niya ang pagtawag ng kaibigang si Faye sa pangalan niya. Ay naku, mabuti naman at tumating ka na si. Ako ang maluluka sa'yo eh. Nag-aalala nitong sambit. Ano bang nangyari sa'yo at parang nakakita ka ng multo dyan? Pumasok ka nga muna at baka may makaranig pa sa atin dito sa labas. Wika ni Faye sabay hila kay Cyril. Ano ba kasi ang sasabihin mo? Saan ka ba galing si? Dinalaw ko lang si nanay. Dinalhan ko ng pagkain. Bakit ba? Pumunta si Robert dito kanina. May importante daw sana siyang sasabihin sa iyo eh. Hindi ko matansya. Hindi mo ba natanong man lang kung ano ang sasabihin niya? Si, feel ko alam na ng asawa niya ang tungkol sa inyo.
Maybe hindi niya pa alam kung sino ang girl, pero nafe-feel ko talaga. Napayo ko lamang ang dalaga at hindi nagsalita. See, bilang kaibigan, end this crap now. Ako ang nag-aalala para sa'yo eh. Kahit sabihin nating hamak na mas bata at maganda ka sa asawa ni Robert, pero kahit saang anggulo tingnan, mali ka talaga eh. Faye, alam mo namang malaki ang utang na loob ko kay Robert, diba? Oo nga, alam ko naman yun. Pero ang lahat ng meron ka ngayon, hindi mo naman hiningi, diba? Kusa niyang binigay yan. Hindi mo kailangang ibinta ang dignidad mo sa taong may asawa na. Ah, alam mo, parihas lang kayo ni nanay ng sinasabi eh. Memorize ko na yung mga lines niyo. Natatawang sabi nito. See, I am not joking this time. Iba ang kutob ko eh. They are so powerful. Pwede kanilang sirain sa buong mundo. You know what I mean. I know. At aware naman ako dun, Faye. Eh, bakit hindi mo pa tinitigil? Hindi ko kayang mawala si Robert. Sa kanya ko lang kasi naramdaman ang tunay na kalinga eh. Yung ipapa-feel sa'yo mismo na worthy ka at importante ka. Ha, worthy nga. Pero ang tanong, kaya ka ba niyang ipagmalaki? Habang buhay ka na lang bang magtatago sa katauang hindi nakilala ng ibang tao? Kaya mo bang lunukin ang pride mo habang nakikitang may nasisira kang pamilya si? Ang asawa mismo ni Robert ang may pagkukulang, Fe. Pinunan ko lang. Kasalanan ba talagang maging kirida? Kung ang nais lang naman namin ay maging maligaya katulad nila. Wala na tayong pakialam kung sino ang nagkulang. Problema na nila yun. Makipaghiwalay ka na kay Robert at magsimba ka para sa kasalang nagawa mo. I am telling you this, hindi dahil gusto kong makialam sa buhay mo. Sinasabi ko to sa iyo dahil mahal kita at kaibigan kita. Makinig ka naman sa akin oh. End of this now habang maaga pa. Hindi na lamang nagsalita si Cyril. Pagkos ay tumayo lang ito at nagpaalam sa kaibigang magpapahinga na. Ilang minuto na siyang nakahiga sa kanyang kama. Ngunit lumilipad pa rin ang kanyang isip. Kanina pa din tunog na tunog ang kanyang cellphone. Ngunit telabay wala siyang balak na sagutin ito. Kinuha niya lang at tiningnan kung sino ang tumawag. Si Robert, 31 missed calls and 15 unread messages, pero ang lahat ng iyon ay hindi na niya pinansin. Kinabukasan ay maaga siyang gumising dahil papasok na naman siya sa pang-umaga niyang schedule sa trabaho. Saktong palabas na siya ng apartment at bumungad ang presensya ng binatang sinek na nakangiti pa habang gwapong-gwapo sa kanyang suot na suit. Good morning! How's your night? Panimula nito. Okay lang naman po. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba obvious? Sinusundo ka. Teka, at paano mo naman nalaman ang schedule ko, Aber? Stalker ka ba? Sort of. Ganun talaga kapag gusto mong makilala ang isang tao, kinagawa mo ang lahat para makilala lang siya. So let's go. May pamasahe naman ako dito, Mr. Nick. Kaya huwag na. Alam mo, sumakay ka na at baka magbago pa ang isip ko. Ikaw din, traffic pa naman maya-maya. Malilate ka na niyan. Umirap na lamang si Cyril sa kanyang mata. Akma na sana siyang aalis nang makita niya ang isang pamilyar na kotse. Kung hindi siya nagkakamali ay kotse iyon ni Robert. Nang laki ang dalawa niyang mata at dali-daling sumakay sa kotse ni Nick. Oh, akala ko ba ayaw mong sumakay at mag-jeep ka na? Oh, magmaniho ka na lang dyan. Let's go na. Ngumiti naman agad si Nick at pinaandar ang kotse. Panay titig naman si Cyril sa side mirror at nang hindi na niya makita ang kotse ni Robert ay saka pa lamang na panatag ang kanyang loob. Are you okay? Yeah, pasensya ka na ha dahil nasungitan kita. Ayaw ko kasing may lumalapit na lalaki sa akin eh. Pero sa nakikita ko naman
Mukhang harmless ka naman kaya hindi na kita iiwasan. Oh wow, big word. At talagang may plano ka pa talagang iwasan ang kapugihan kong ito ah. Natatawang sabi nito. Parang ikaw lang naman ang may alam na gwapo ka eh. Biro ng dalaga. Talaga? Malumanay nitong wika sabay lapit sa kanyang mukha sa dalaga. Naging sobrang lapit pa nito at halos magkadikit na din ang kanilang matatangos na mga ilong. Maya-maya pa ay bigla na lang naglapat ang kanilang mga labi. Walang gumagalaw, walang nagreklamo. Sabay nilang pinagsaluhan ang matamis na halik na iyon. Ilang sandali pa ay unang nagbitaw si Cyril. Sorry Cyril, I didn't mean to. Please, ihinto mo dyan sa tabi at lalabas na ako. Ha? Dito ka ba nagtatrabaho? Maglalakad na lang ako, tutal malapit naman ako sa shop. Ihinto mo na. Dali-dali namang inihinto ng binata ang kotse at bumaba naman si Cyril. Are you sure? Baka scam na naman yan ah. Baka malayo pa dito yun. Huwag ka nang masyadong mag-abala. Kaya ko na ang sarili ko. Salamat. Wika nito sabay sara sa pinto. Tahimik lang siyang naglalakad papunta sa shop habang hawak-hawak pa rin ang sariling labi. Unang beses niyang mahalikan sa labi kaya hindi niya mapigilang mag-init ang kanyang pisngi. Cyril, tinignan at patigil sa kanyang paglalakad. Pamilyar ang tinig na iyon kaya hindi niya ito nilingon. Cyril, muli nitong sambit. Are you avoiding me? Galit na usal ni Robert. Robert, nandyan ka pala. Nauutal niyang sabi. Kahapon pa ako tawag ng tawag sa'yo, pero ni isa hindi mo sinasagot. Tapos kanina sumasakay ka sa ibang kotse. Tell me, sino yun? New friend lang. New friend ha? Really? Siya ba ang rason kung bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Robert, siguro mas makakabuti kung itigil na lang natin ang koneksyon sa isa't isa. Mag-focus ka na lang sa family mo at sa asawa mo kasi siya ang pinangakuan mo sa harap ng simbahan at sa maraming tao. Kung anuman ang pagkukulang niya, tingnan mo rin ang sarili mo at baka may pagkukulang ka rin sa kanya. I'm sorry, pero I can't take this anymore. I can't live being your secret lover habang buhay. Hindi na pinakinggan ng dalaga ang sasabihin pa ni Robert. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad at ni paglingon ay hindi na niya ginawa. Siguro ngay tama lang ang ganito. Ang unti-unti niyang layuan ang isang kamalian. Makalipas pa ang ilang araw ay hindi na nga nagpaparamdam muli si Robert. Na-miss man ni Cyril ang presensya nito, ngunit para sa kanya ay iyon ang tama. Sa kabila noon ay ang patuloy pa rin ang pagsundo ni Nick sa dalaga. Madalas na din silang nakikita, dahilan upang mas maging komportable si Cyril sa binata. Inimbita naman ni Nick si Cyril para sa isang family dinner dahil anniversary ng tito at tita niya. Pinaunlakan naman ng dalaga ang paanyaya nito. Habang nasa kanyang silid at abalang nag-aayos ay pumasok naman ang kaibigang si Faye na naka-cross arms pa habang titig na titig sa kanya. Oh, bakit ganyan ka makatingin, Faye? Nagtataka nitong tanong. Naku, bihis na bihis yata tayo ngayon. Plus, naka-makeup na for the first time. Anong meron? Wala naman. Bakit? Masama bang mag-ayos? Hindi naman. Naninibago lang ako. Simula kasi nang i-ignore mo si Robert ay may bago namang kotseng pumaparada sa labas ng apartment. Tell me, sino yun? Faye, he's just a friend. His name is Nicholas. Yayamaning pangalan ah. Pero girl, sure ka ba na walang asawa yan? Hoy, gaga ka talaga. Siyempre, binata pa yun no. Besides, magkaibigan lang kami. Ha! Mukhang ang hirap paniwalaan eh. Kaibigan lang ba talaga? O baka naman kaibigan pa yan ngayon?
next stage more than friends na, panunukso nito. Ay, naku, iwan ko sa'yo, Faye. Hindi pa nga ako nakaka-move on kay Robert, tinutukso mo na naman ako sa iba. Natural, kailangan mong humarap sa bagong mukha, no? Tsaka huwag ka ng Robert. Si Robert kasi may nagmamay-ari na dun. Eh, yung si Nicholas wala pa. Full package at super yummy. Naku girl, sabihin mo lang kung ayaw mo sa kanya ha, at ako ang papatos dun. Sira, natatawang sabi ni Cyril. Natigil sila sa pag-uusap nang marinig nila ang busina ng kotse. Napangiti naman ng bahagya ang dalaga at muling sinulyapan ang sarili sa salamin. Andyan na ang Romeo mo, Juliet. Huwag mo nang i-check ang sarili mo sa salamin. Maganda ka na, go na. Ayos lang ba tong suot ko, Faye? Ayos na ayos, girl. Tingnan natin kung hindi tutulo ang laway ni Nicholas dyan. Tumawa na lamang ang dalaga sa sinabi ni Faye. Nasa labas lang ng kanyang kotse si Nick habang hinihintay ang paglabas ni Cyril. Ilang sandali pa ay lumabas na nga ito. Diretso lang na nakatingin si Nick sa dalaga at halos hindi na niya maipikit ang mga mata sa sobrang pagkamangha. Unang beses niya kasing nakita ang dalaga na nakasuot ng sexy na dress at naka-makeup pa. Sabayan pa ng isang matamis na ngiti na humulma sa malambot nitong mga labi. Hi Nick, ayos ba? Maganda ba? Maganda, sobrang ganda, wika nito. Oh, isara mo na yung bibig mo at baka may makapasok pang langaw dyan. Alam ko namang nagagandahan ka sa akin eh, nakangiti nitong wika. At sino namang may sabi na hindi ako nagagandahan sa iyo, Aber? Sige na, sumakay ka na sa kotse, my lady, at baka malate pa tayo sa dinner. Isang mahinang tawa lang ang pinakawala ng dalaga, saka sumakay na sa kotse. Pagdating nila sa mansyon ay sinalubong naman sila agad ng mga magulang ng binata. Good evening po, tita, bati ni Cyril. Good evening, iha. So siya na ba ang sinasabi mong perfect woman, anak? Panunukso nito. Mom, that's a secret. Ayan tuloy, alam na niyang napaka-perfect niya, wika nito. Ay sus, Nick. Ngayon, alam ko na pala kung saan nagmanay ang pagkabuliro mo. Oy, hindi ito pambubula ah. Totoo namang maganda ka eh, hindi ba? Nako, ewan ko sa'yo. Okay, tara na sa loob at ipapakilala kita sa tito at tita ko. Ngunit, hindi pa man sila nakakapasok sa loob ay sinimula na ang pagtugtog ng romantikong musika. Humanap naman sila agad ng pwesto, saka nakisabay na din sa palakpakan ng iba pang bisitang naroon. Mamaya na lang kita ipapakilala sa tito ko. Magsasayaw pa pala sila eh, pabulong na sabi ni Nick. Tumango naman si Cyril bilang tugon. Ilang sandali pa ay unang lumabas ang dalawang kwelang bata. Nasa tingin ni Cyril ay nasa 6 at 5 anyos. Sumunod naman ang nagkadaraos ng anibersaryo at iyon ang tito at tita ni Nick. Nakangiti lang ang dalaga ngunit nang makita niya kung sino ang lalaking nasa harapan ay unti-unting nawala ang mga ngiting iyon. Tahimik niya lang na pinagmasdan ang dalawa na nooy nagsasayaw na habang karga-karga ang kanilang dalawang supling. Labis siyang nalungkot. Gusto na niyang maiyak dahil iyon pala ang pamilyang masisira niya sana kapag nagpatuloy pa siya sa paglapit kay Robert. Hindi naman niya napigilan ang sarili, kaya bigla siyang tumayo at umalis sa gawing iyon. Hindi na tinapos ni Nick ang kasiyahan nang mapansin niyang wala na sa kanyang tabi si Cyril. Tumayo na rin siya at hinanap ang dalaga. Dooy nakita niya itong nakatayo lang din sa gilid ng kanyang kotse. Cyril, bakit ka ba biglang umalis doon? Hindi ka ba nasisiyahan? Of course I am, Nick. Masyado lang siguro akong naantig sa musika.
Gusto ko rin sana ng ganun eh, yung maikasal, maisayaw at ipagmalaki sa buong angkan. Why not? Hindi ba pwede yun? Sana nga pwede ako sa ganun, pero parang hindi naman ako worth it ipagmalaki eh. Pwede naman kitang isayaw ngayon kung papayag ka. Sa walang pagdadalawang isip ay hinila ni Nick ang dalaga palapit sa kanya at ipinulupot ang dalawang kamay sa bewang ni Cyril. Inalagay naman din ng dalaga ang dalawang kamay sa balikat ng binata at sabay silang nagsayaw na ang tugtog mismo ay ang pintig ng kanilang mga puso. Nasa ilang minuto pa sila sa senaryong iyon nang yakapin bigla ng dalaga si Nick at dooy mas napakagulhol na ng iyak. Hindi man alam ng binata ang dahilan ng pag-iyak nito, ngunit masaya siya sa ganoong paraan ay nailalabas ng dalaga ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Pinunasan niya ang mga luha nito at saka pinigyan ng isang masuyong halik sa kanyang mga labi. Makalipas pa ang ilang minuto ay nagpasya naman silang umuwi na. Hindi na rin pinilit ni Nick ang dalaga na pumasok muli sa mansyon dahil alam niyang hindi maganda ang pakiramdam nito. Nang maihatid niya na si Cyril sa apartment na tinutuluyan nito ay saka pa lang din siya umuwi. Lagi pa rin siyang sinusundo ni Nick. Mangyari pa'y kapag nakakauwi ito ng mas maaga ay dumadaan muna ito sa shop upang sunduin pauwi ang dalaga. Habang nasa biyahe ay nahalata naman ni Cyril na labis na pinagpapawisan ang binata, kaya kumuha siya ng panyo upang punasan ang pawis nito. Are you okay, Nick? Malakas naman ang aircon nitong kotse mo ah. Bakit ka pinagpapawisan dyan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Ngunit imbes na sumagot ay itinabi niya lang ang sasakyan at inihinto. Oh, bakit tayo huminto dito? May problema ka ba? Gosh, Cyril, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Para akong hindi na makahinga dahil sa sobrang kaba eh. Bakit nga kasi eh? Ano bang nangyayari sa'yo? Okay, ito na. Usal nito sabay hinga ng malalim. I, Nicolas Sandoval, would like to ask you something. What is it? Will you be my girlfriend? Nauutal nitong sabi. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng dalaga. Oh my gosh, what's funny, Cyril? I'm dead serious here. Pinagpapawisan na nga ako, oh. How I wish kasing easy lang to sa mga meetings at presentation ko sa company, pero hindi eh. Are you sure? Baka naman nalilito ka lang. 100% sure. At bakit naman ako malilito? Gee, this is the first time I'm doing this. Ha, hindi ako maniniwala. Eh, ano yung mga exes mo? Paano naging kayo kung hindi mo sila niligawan, aber? Listen, all my exes, sila ang kusang lumapit sa akin. At sa'yo ko pa lang talaga naranasang mag-confess at manligaw. Hindi ko akalaing sobrang hirap nito. What? Oh wow, pogi ah. Mga babae ang lumalapit? Well, halata naman. Pero bakit nga ako? Marami namang iba dyan. I don't care. Wala akong pakialam sa iba. Eh, sa'yo ako na in love eh. May magagawa ba sila? Huwag ako. Marumi akong babae, Nick. Paano mo naman nasabi yun? I was once a kabit. Pag-amin ng dalaga. What? Yep, and I know what's worse. Ako ang other woman ng Tito Robert mo. That's why, when I saw them nung gabing iyon, hindi ko lubos maisip na iyon pala ang pamilyang masisira ko kung sakali mang ipagpatuloy ko ang kahibangan ko sa tito mo. Wait, what? I didn't get it. Sa madaling salita, Nick, hindi ko deserve ang isang katulad mo. Ang daming babae dyan. Please, huwag lang ako. But Cyril, I'm in love with you. At itong confession mo ngayon,
So what? Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? What's important is, pinili nating itama ang mali natin at iyon ang ginagawa mo mismo. Na-realize mong mali na, kaya tinama mo. At hindi ka maruming babae. Iyan ang paniwalaan mo, okay? Nagyakapan lamang ang dalawa. Ilang sandali pa'y pinaandar na ulit ni Nick ang sasakyan at inihatid na si Cyril sa apartment. Pagpasok ng pagpasok ay agad niyang ibinagsak ang katawan sa sofa. Hi, C. Marami bang customers ngayon? Tanong ni Faye. Sigaw ng dalaga. Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? May nakaaway ka ba sa shop? Faye, si Nick. Anong meron kay Nick? Sinabi ko na kasi sa kanya ang totoo na naging kabit ako ng kito niya. Ano? Anong naging reaksyon niya? Wala. Sinabi niya lang na at least daw pinili kong itama ang mali. Para na akong maluluka nito Iyon naman pala Well, tama rin naman siya. At least nga, mas pinili mong itama ang mali mong desisyon, diba? Ano pang pinagmamaktol mo dyan? Faye, tinanong niya ako kung pwede ba daw niya akong maging girlfriend. What? OMG girl, ibang level. Alam mo, lapitin ka talaga ng mga Sandoval Una, si Robert. Pangalawa, itong si Nicholas na naman. A certified magtito pa, ha? Paano ulit ang alindong ng isang Cyril? Natatawa nitong sabi. You're not helping, Faye. Paano ko ba sasagutin ang tanong na yun? So, hindi mo pa sinasagot? Hindi pa nga Sinabi ko lang, pag-iisipan ko muna. Kasi naman, he's too good para sa akin. Feel ko, hindi ko siya deserve Naku, feeling mo lang yan, girl. Huwag kang masyadong pakipot, oy. Ito na lang, sagutin mo ang tanong ko, ha? Do you like him? Ewan. Anong ewan? Hindi yan pwedeng maging sagot. Kapag ang choices ba, yes at no, sasagot ka ng maybe? Naku, girl, ha? Umayos ka nga. Hindi ko naman kasi alam, Basta, comfortable lang ako kapag kasama siya. Masaya ako kapag kausap kami. That's normal naman siguro sa mga magkaibigan, di ba? Ay naku, bahala ka na nga dyan. Pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo ha, at baka magsisisi ka na naman sa huli. Wika nito sabay alis. Napasapo na lamang ang dalaga sa kanyang ulo, saka muling ibinagsak ang katawan sa sofa. Kinabukasan ay duty na naman, kaya maaga siyang nagising. Ngunit nakalabas na lang siya ng bahay ay wala pa rin ang kotse ni Nick sa labas. Ilang minuto pa siyang naghihintay, ngunit wala talaga. May hinihintay ka ba dyan, si? Panunukso ng kaibigan. Wala. Tinatansya ko lang ang panahon at baka umulan. Pagpapalusot pa nito. Ay sus, in denial stays pa si ate girl. As if namang hindi ko alam na kanina ka pa dyan nakatayo, no? Alam ko namang hinihintay mo si Nick, tama? Faye, ayan ka na naman. Totoo naman di ba? Hinihintay mo siya? Ayan kasi, kapag nandito, nagpapakipot ka. Pero kapag hindi nagpapakita, hinahanap. Ewan ko sa'yo, girl. Umirap na lamang si Cyril sa kaniyang mata, saka nagpa siyang umalis na lamang. Ilang araw na niyang hindi nakikita ang binata. Hindi niya man aminin sa sarili, ngunit na-miss niya nga ito. Sabado at nasa kaniyang silid lang si Cyril nang katukin ni Faye ang pinto ng kwarto. Pasok, sigaw niya. Ang bango-bangong mga flowers naman nito. Wika ni Faye habang inaamoy ang daladalang bouquet ng mga bulaklak. Kanino yan galing? Kanino pa nga ba? Idi sa Prince Charming mo. Ayan may letter pa. Sinasabi, sorry daw at hindi ka na niya nasusundo lately. Medyo busy lang daw siya sa kumpanya. What? Binasa mo? Na-curious lang naman ako.
Kaya naman pala wala, eh kasi busy. Oh, smile ka na dyan. Huwag ka nang magmukmuk at may donut din sa labas. Galing din mismo sa kanya. Ay, kilig na kilig yan, girl. Napangiti naman ng bahagya si Cyril habang inaamoy ang pink roses na ipinadala ni Nick. Nilagay naman niya agad iyon sa vase at lumabas. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niya iyong sinagot. Yes? Hello, Nick? Masaya niyang wika. Good morning, gorgeous. How was your sleep? Natanggap mo ba ang flowers? Yep. Ang gaganda at ang babango pa. Thank you dito. Always welcome. Pasensya ka na ha. At super hectic ang schedule ko ngayon eh. And ngayon lang din ako nakatawag kasi nakakatulog na ako agad after work. Oh, ayos lang Nick. Mag-focus ka muna sa work mo ha. Akala ko kasi may tampo ka sa akin eh. What? Wala no. Busy lang talaga ako. Tsaka hindi naman ako magtatampo sa sinabi mong pag-iisipan mo pa, diba? Buti na nga yun at pag-iisipan mo pa eh. Kesa busted agad, diba? Natatawa niyang sabi. Alright, I have to go, Cyril. Take care at huwag masyadong magpapagod. Sending hugs at napakaraming kiss. Wika nito sabay patay sa linya. Halata namang namula ang dalawang pisngi ng dalaga kaya tinukso na naman siya ng kaibigan. Halos araw-araw nang may pinapadala si Nick. Kung hindi man mga bulaklak ay pagkain ang naroon. Nasa shop lang ang dalaga at tapos na ang kanyang chef. Pagkatapos niyang tanggalin ang uniforming suot-suot ay sakto namang paghinto ng kotse ni Nick sa labas ng shop. Sa sobrang excitement ay dali-dali niya iyong tinungo at kaagad niyakap ang binata. Wow, sobra mo ba akong na-miss? Nakangiti nitong sabi. Oh, hindi ah, hindi masyado. Nauutal na sabi ng dalaga. Ay sus, iyang yakap mo nga eh. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang higpit. Oo na po. Na-miss kita. Hindi ka na ba busy? Oh, actually, busy pa. Pero na-miss kita eh. Kaya naglaan na muna ako ng oras sa'yo ngayon. Oh, by the way, susundin kita ulit sa inyo mamaya. Okay lang? Ha? Bakit? Oh, gusto ko lang sanang makadate ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Mambula na naman para sagutin. Eh, ano na ba ang sagot mo? Napag-isipan mo na ba? Yep, pero wag na muna ngayon at baka maiyak ka. Anong klaseng iyak? Tears of joy? Ha, alam mo, masyado kang confident na sasagutin kita ah. Siyempre, confident talaga ako kasi mahal kita. Isa na nga lang ang kulang eh, ang mahalin mo rin ako. Oo na po, sir. Sige na po. Anong sige na po? Oo na? Sige na po at papayag na akong sunduin mo ako mamaya sa bahay. Oh my kulay, akala ko oo na. Tumawa lamang si Cyril bilang tugon. Kinagabihan ay pumunta sila sa pinakamalapit na restaurant. Binili ni Nick ang buong schedule ng gabing iyon para exclusive lamang sa kanilang dalawa ni Cyril ang restaurant. Doon din mismo ay sinagot na nga ng dalaga ang binata. Walang mapaglagyan ang kasiyahan ni Nick. At hindi na nakatiis, binigyan niya ng matamis na halik ang dalaga. Kaarawan ng binata at tulad nga ng gusto nito, dinner lang kasama ang pamilya. Balak na rin kasi ni Nick na ipakilala si Cyril sa angkan nila bilang kanyang girlfriend. Nagdadalawang isip man ang dalaga, ngunit napapayag din siya sa huli. Sa mga sandaling iyon ay hindi na mapakali si Cyril. Awkward pa rin talaga para sa kanya ang harapin si Robert, lalong-lalo pa ang pamilya nito na labis siyang nagigilty.
Kwintuhan lang at tulad ng inaasahan, butong-buto ang mga magulang ni Nick kay Cyril. Pagkatapos nilang mag-dinner ay nagpaalam na muna ang dalaga na magpahangin sa labas. Pumayag naman ang binata. Ilang sandali pa ay tumabi naman si Robert sa kanya. "I'm very happy that Nicholas found the love in you, Cyril," nakangiti nitong sabi. "Thank you. Thank you kasi naparealize mo sa akin na hindi pala ang wife ko ang may pagkukulang kundi ako pala mismo," muli nitong sambit. "God has really has his own way of helping people, Robert. Maybe ginawa niya lang na magkita tayo kasi para iparealize sa atin kung ano ang tama. At salamat rin. Still, nagigilty pa rin ako sa family mo, especially sa asawa mo. Hindi ko siya matitigan diretso sa mata dahil sa guilt na nararamdaman ko. But look at you now, getting stronger and stronger every day. Ganun dapat. Huwag mo nang ulitin magkasala, ha? Never na. And thank you, Cyril. Thank you din, Robert. Remember na naging party ka rin naman sa buhay ko. And my heart was once yours. I will be forever grateful na nakilala kita." Isang mahigpit na yakap ang kanilang pinagsaluhan. Nagpaalam naman si Robert na papasok na sa labas, kaya tumango lamang ang dalaga. "Magaan na ba ang loob mo?" nakangiting sabi ni Nick. "Sobrang gaan na, babe. And thank you din sa iyo for your undying love. I love you so much." "I love you more, babe." Wika nito sabay siniil ng halik ang dalaga. Naging maligaya at masaya ang kanilang relasyon. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Nick hanggang kalaunay naging CEO na nga siya ng kumpanya. Samantalang si Cyril naman ay nagtayo na rin ng sarili niyang business. At siyempre, kaagapay niya ang kanyang nanay pagkatapos nilang magkapatawaran. Ngayon, mahigpit 3 taon na rin silang mag-boyfriend at mag-girlfriend ni Nick at masasabi nga nilang nakikita na nila ang future ng magkasama. Patuloy pa rin sila sa pag-iipon para sa itatayong sariling bahay at pagpapakasal na siyang pinaplano na rin nila. Kung gaano man sila katatag sa kanilang relasyon, ngayon ay iisa lang ang kanilang nagiging sagot. At iyon ay panatilihing maging sentro ang Panginoon sa kanilang buhay. The end. Oh wow, what a sweet story. Oh my goodness, you know what? Always do the right thing, okay? Alright, thank you Regine. Thank you all subscribers and listeners. And if you enjoyed the story, please like. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and don't forget to click the bell para ma-notify kayo kung may bagong upload tayo dito sa Kulay TV. Alright, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. See you in the next story.